Sinian. Si Sergeant Garrido ito. Magandang gabi, oh, Sargento. Magandang gabi naman. Kayo pala, Sargento. Anong atin? Napasugod kasi ganitong oras ng gabi. Wala naman ho, anuman. Nabanggit lang ho sa akin, Rita, na pinag-iinitan daw ho kayo ni Oka. Kailangan ho ninyo ng proteksyon ko. Eh sana. Kasi yung taong yun eh. Masyadong mainit ang dugo kay Anton at lahat ng mga bata dito. Aling pasita, wag ho kayong mag-alala. Hanggat narito ho ako, wala hong mangyayaring anuman sa inyo. Salamat naman kung ganun. Aling pasita, hindi ko ho tinatanggap na bayad ang salamat. 300 kada buwan. Alam naman hon yung kalakaran dito sa lugar natin eh. Kukuha akong pera. Salamat ho. Bakit nangingigil pa si Sargento kay Lola Pasita para sa proteksyon namin? Bayaan mo na yun. Tatundaan lang naman yun eh. Kung ganun din lang, Rita, hindi namin kailangan ng proteksyon niya. Teka, Anton, sandali! Anton, pakinggan mo muna ako. Bago ka pa nga talaga sa lugar na to. Na hindi mo pa alam kung ang sistema dito. Pag mahina ka dito, kailangan kumapit ka sa malakas. O, naging malakas ka na. O, sige, gumawa ka ng sariling racket mo, kanya-kanya. Ang sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo kayang gawin yung mga sinasabi ko sa'yo, hindi ka mamabuhay. Ay, teka, yung mga palang trabaho sa sabi ko sa'yo. Pag-isipan mo na ba? Easy money yun. Konting pawis lang kailangan. Di na bale. Salamat na lang. Total, mas masarap sa pakiramdam yung pinaghihirapan mo yung bawat sento mong kikitain mo. Sige. Pero kung magbabago isip mo, sabihin mo lang sa akin. Alam mo naman kung gaano ka kalakas sa akin. Aasahan ko ba? Sabi nila, sa isang gubat, merong mapanganib na ahas. Ang Maynila ay isang malawak na kagubatan. Maraming ahas na naghihintay ng manunuklaw. Ang mga ahas na yun ang mga malalakas at makapangyarihan. Lola, kailangan po ba natin talagang magbayad kay Sargento para lang humakasiguro sa kaligtasan natin? Cecil, dalawang klaseng taong nabubuhay dito. Yung makapangyarihan at hindi. Pag makapangyarihan ka, hawak ang mahihina. Pag mahina ka, kailangan mo magbayad para mabuhay. Pero hindi po tama yun, Lola. Dapat labanan natin sila. Para ano? Para masaktan ka. Anak, tumanda na ako lumalaban. Eh kung ako lang, kaya ko. Pero pag may taong nasasangkot na, napipilitan akong sumunod sa kanila kahit ayoko. Kahit lambag sa prinsipyong pinalibigan ko sa loob ng maraming taong ko dito.
anak. Ayokong mapahama kayo. Para ko na kayong tunay ng mga anak. Aba! Anong wala kang iba bayad? Eh, tatlong buwan na kayo ditong hindi nakapagbayad ng renta nyo. Aba, mahiya naman kayo kay Mr. Shioko niyan. Eh, sir. Pasensya na ho kayo. Talagang walang-wala ho kami sa ngayon eh. Aba, Lucreen. Mahiya ka naman kay Mr. Shioko. Eh, ang mura-mura na ang pinarerentahan siya sa inyo itong bahay na to. Hindi niyo pa kayang bayaran. Eh, kung ganun din naman, umalis na kayo ito. Di ba, Mr. Shioko? Rita, sino yung babaeng nag-iigib ng tubig? Yan, may dalawa. Ay, si Cecil ho yan. Naku, bagong salta dito yan. Teka, sandali. Sandali lang. Cecil! Cecil! Halika, sandali. Halika. Naku, bigat-bigat naman yung dalamong yan. Halika. Cecil, si Mr. Shioko. Naku, Cecil, mabait yan. Mayaman pa. Hello, Cecil. Alam mo, iha, hindi ka dapat nagbubuhat ng balde. Mabigat yan eh. Boy, halika. Bakit silayang katawan mo niyan? Ikaw ang magbuhat ng balde ni Cecil, ha? Naku, wag na lang po. Okay lang yan. Dali mo sa bahay nila. At kung kulang pa yan, ipag-igip mo siya, ha? Sige na. Salamat po. Wala ka naman, Cecil. Naku, ha? Mr. Shioko, ha? Maganda siya, no? Nako, hindi taga dito kasi yan. Ngayon mo alam, makita ko yan. Nako, gandang-ganda ako sa batang yan. Esperanza, kahit pa kaibigan. Si Mr. Choco, may dala regalo. Sino ka dadalawin niyo? Kay Alan Pasita. Sino kaya ang dalawin niya kay Alan Pasita? Naku, alam nga naman yung matanda ang dalawin niya, ano? Siyempre, yung bata. Sino? Eh, sino pa? Edi si Cecil. Tao po. Tao po. Hi, Cecil. Mr. Shoko? Pwede makapasok. Sige, sige, pasok. Tuloy po kayo. Alam mo, ang amo-amo ng mukha ni Mr. Shioko. Para bang bait-bait niya. Yun ang nga mahirap eh. Kung sino pa yung mukhang mabait, yung pa walang hiya. Tipong nasa loob ba yung kulo? Sobra ka naman, Buboy. Parang ang sarap-sarap nga niya maging daddy, eh. Cecil, hanggat maaari, pakilayaw mo lang siya. Bakit naman ganyan ka magsalita? Hindi mo pa naman nakikilala yung tao. Ewan ko ba? Pag naririnig ko yung pangalan niya, parang nakakainis, eh. Shoko. 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 Parang Chonggo, eh. Parang... Ito ang Shioko eh. Buboy, napipiko na ako. Nako, ang dami-dami naman po nito. Tsaka ang gaganda po. Eh, kaya lang ho, di ba ho? Mahal po itong mga... ganitong klaseng damit. Okay lang, basta't gagamitin mo. Ang bait-bait niyo po talaga. Alam mo, Cecil, pagka nakikita kita, naalala ko yung anak kong si Johan. Magkasinlaki kayo eh. Pero wala na siya. Wala na sila ng nanay niya.
Nasaan na po sila? Bata pa si Johan nung iwan nila akong mag-ina. Hindi makatiis sa akin yung asawa ko. Alam mo kasi, mga araw, laman ako ng lansangan. Gala ako. Beer house dito, beer house doon, babae dito, babae doon. Dalasan nga, hindi na ako mauwi ng bahay. Minsan, inumaga ako ng uwi. Wala na aking mag-ina. Iniwan na nila ako. Doon ko naramdaman ang lungkot. Para bang nagkaroon ng kulang sa buhay ko. Bakit hindi niyo ho sila hanapin? Hinanap ko sila. Tagal. Tagal bago ko sila nakita. Natagpuan ko sila sa isang malayong probinsya. Medyo mahirap ang buhay nila pero masaya sila. Masaya ngayon na wala ako. Si Joan, ang laki-laki na niya. Kung ako ho sa inyo, ipaglalaban ko ho siya. Alam mo, pwede kong kunin si Joan. Pero bakit pa? Maligaya na siya sa kanyang kinaroroonan ngayon. Oh, makuha ko man siya. Hindi ko naman mababawi ang kanyang puso't isip. Bigyan ko man siya ng magandang kinabukasan. Mga mararangyang bagay. Hindi ko mabibili ang kanyang kaligayahan. Damit ko, ha? Kaya lang parang medyo maluwag yata, eh. Sobra-sobra na yata binibigay ng matandang yun, ha? Ikaw naman. Natutuwa lang naman sa akin si Mr. Shoko kasi namimiss niya yung anak niya. Cecil, miss ka na. Huwag mo masyado ilapit ang loob mo sa kanya. Bakit ayaw mo? Basta, ayoko lang na sa bandang huli ikaw magsisisi. Teka nga, Buboy. Bakit ba ganyan ka nalang kung mag-alala sa akin? At saka, bakit parang ikaw yata ang nasasaktan sa pagiging malapit ko kay Mr. Shoko? Akit na nga ako. Susukat ako na ibang damit. Ano? Nagsiselos ka sa matandang yon? May gusto ka kay Cecil, no? Huwag ka maingay, ha? Baka pag nalaman niya, magalit sa akin yun, eh. Ano ka ba naman, boy? Kung hindi mo sasabihin sa kanya yan, lalo ka lang mahihirapan. Tsaka pare, alam mo, ang hirap ng tinatago yung nararamdaman mo dyan sa dibdib. Eh, nahihiya nga ako magtapat, eh. Pare, walang mangyayari sa'yo kung totorpe-torpe ka. Anton? Tubuhan mo naman ako. Madali lang yan, Tol. Sunuin mo si Cecil. Ayaw mo. Nakakaya. Ano ka ba naman? Mali ka dyan sa iniisip mong yan, eh. Pare, kung mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat magpatalo sa iya. Tsaka ano, Tol, huwag ka susuko ka agad. Ano, okay ba? Naisip ko na ganyan.
Cecil. Oo, boy. Ikaw pala. Medyo malaki kasi yung kinita ko ngayon eh. Kaya bumili ako ng shoto. Ito, para sa'yo. Ako, Buboy. Sorry, ah. Kasi hindi ako kumakain ng shoto eh. Akala ko ba sinasanay mo na yung sarili mo na kumain ng ano, kahit ano? Oo nga. Pero darating kasi yung daddy. Si Mr. Shoko. Eh, alam mo naman yun, pag dumarating, dinadala lahat ng paborito ko. Cecil! Daddy! Dinalaan kita ng paborito mo. Wow! Naku, salamat po. Baby, talaga ng daddy ko. Buboy, oh, kain tayo, oh. Sarap to. Daddy, salamat po. Baby, talaga ng daddy ko. Sarap pa to. Siyempre, paborito ko yan. Kain na po. Daddy, kayo po. Sige, sige, sige. Basta gusto mo. Kakao mo. Ba, kung marunong ka manghula. Malik. Yan. Yan. Oh. Anong sinasabi ng baraha? Sabi po dun sa mga baraha na magiging successful daw po yung business nyo pagdating po ng year 2000. Minubola mo naman ako, Iha. Hindi ka niya ng paghula. Ganito paghula, tuturuan kita. Hindi naman marunong, tuturuan kita. Ako hindi marunong. Ako yata naghuhula sa Quiapo nung araw, kaya nga naging successful ang business ko dahil sa panghula eh. Ganito yan. Ayun. May isang lalaki. Masipag. Bata. Lumaki ang bata. Pero bata pa rin siya. Naging binata po. Oo, naging binata. Masipag. Talaga masipag. Nagkagusto sa isang magandang bilag. Ikaw yan, Iha. May isang binatang malapit dito. May gusto sa'yo. At gusto mo rin. Binibiro niyo naman ako eh. Aba, hindi. Iyan lang sinasabi ng baraha. Tingnan mo. Talaga? Eh, sino naman kaya yun? Isang binata. Palaging umaali-aligi dyan eh. At nakikita ko yan. Kahit ang bata siya, responsable rin siya. Alam niyo ho, kung magsalita ako kayo, parang... para bang botong-boto po kayo sa kanya? Iha. Kung saan ka maligaya, doon ako. Pero kung pwede lang, Iha, dahil bata ka pa, muna. Dahil marami pang magagandang bagay ang mangyayari sa buhay. Sana nga, Iha. Sana nga. Alam niyo po, angga-anggaan po ng loob ko sa inyo. Kahit po nung una po tayong magkakilala, nahihiya nga po ako sa inyo kasi pag nakatalikod po kayo, hindi niyo alam ang tawag ko po sa inyo, Daddy. Pwede po ba? Iha, pwedeng pwede. Talaga po, pwede ko kayong tawagin, Daddy? Talaga, Daddy. Daddy. Daddy na